Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa kapistahan po ng Immaculada Concepcion, ang ating hiling sa mahal na ina ay mamagitan sa ating lahat upang tayo, katulad niya, ay magpaubaya sa Panginoon, magpaubaya sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon. Kaugnay nito, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, ang lahat ng ating mga personal na intensyon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa maraming beses na tayo ay tumanggi na maging daluyan ng biyaya para sa iba. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Oh.
Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan. At sa iyo'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong tahanan at harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nililang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lamang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya, ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito, siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hihirangin niya noong una, kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugong ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan na iyon. Kaya't sinabi niya sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang pagkahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na nabuwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa kultura nating mga Pilipino, aayaw natin ng mga taong mausisa.
Para doon sa mga hindi Batanggenyo, ang ibig sabihin po dito ng mausisa ay yung taong tanong ng tanong, kulit ng kulit, na sabi mo na, magpa-follow up question pa. Ang gusto natin, pag sinabi natin, tapos na, naiintindihan na. Ang sabi nga ng professor namin sa seminaryo, intelihente pao ka. Ibig sabihin, sa Tagalog, dapat isang sabi lang, nakuha mo na kaagad. Common sense. At yan ay bahagi kung paano tayo pinalaki. Wala nang tanong-tanong pa. Dahil dito, marami sa atin ang nakasanayan na pag sinabi, kahit hindi malinaw ang sinabi, takbo na kaagad, sulong na kaagad. Kaya nga, pinabibili ng suka sa tindahan ni nanay, ano ang daladala pagbalik? Suha. Akala ay suha ang pinabibili, yung pala ay suka dahil mag-aadobo si nanay. Kasi hindi marunong mag-usisa. Suka ang ipinabibili, suha ang daladala. Akala ay naglilihi ang kanyang nanay. Ganyan tayo. Kultura natin yan. Hindi po lahat ng pag-uusisa o pagtatanong ay masama. May mga pag-uusisa na mahalaga. May mga pag-uusisa na kailangan upang mas maging malinaw ang mga bagay-bagay at matimbang ng tama ang mga pangyayari. Lalo na kung meron sa atin ay ipinagagawa. Mas malaki ang tsansa kapag hindi tayo nag-usisa na mali ang ating magagawa. At mas malaki rin ang tsansa na tayo ay mawawala. Tingnan niyo sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, alam na ng Diyos na nagkasala si Adan at si Eva, pero ilang beses niyang inusisa ang pangyayari. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, nag-usisa ang Panginoon. Ang sabi niya, saan ka naroroon? Sino ang may sabi na hubad ka? At sinabi din na si babae, inusisa niya din ang babae, bakit mo naman ginawa iyon? Ang daming pag-uusisa ng Panginoon upang malaman niya, bagamat alam na niya, ang extent ng participation ni Adan, ni Eva at ng Ahas. Mga kapatid, may mga pag-uusisa na hindi masama. Kahit ang mahal na birhen, nung sabihin ng anghel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasa iyo ang Panginoon, nag-usisa ang mahal na ina. Sa iba-iba, nung malamang ang anghel ang nagsalita sa kanya, titigil na at tuwang-tuwa na, pero hindi ang mahal na ina. Siya ay nag-usisa, siya ay nagtanong, niliwanag niya sa anghel ang kanyang kagulimahanan, ang kanyang mga hindi malinaw sa kanyang isip. May napanood ako sa isang Facebook account. Merong isang ali na first time nasasakay ng angkas. Kaya, nung siya ay sumakay, matapos maibook
ang kanyang sasakyang angkas. Yung angkas po is a kind of motorcycle service na pag ibinok ninyo sa app, darating na sa inyo. Parang Grab. Ano po? Inabutan siya ng helmet at saka net. Pagkaabot sa kanya, sumakay sa likod. Ano ho? At isinuot na yung net at saka yung helmet. Bago umalis, tiningnan ni Kuya ang kanyang pasahero. Nung makita ni Kuya, alam nyo ang kung saan inilagay ng ali ang net. Sa halip na sa ulo, protection sa buhok para sa helmet, inilagay sa harapan ng mukha. Saka inilagay yung helmet. Napagtawanan tuloy siya ni Kuya. Bakit? Hindi nag-usisa. Hindi nagtanong. Nahiya. Baka siya pagtawanan. Lalo nga siyang pinagtawanan kasi hindi niliwanag kung para saan ang net. Mga kapatid, hindi masamang mag-usisa upang tayo ay mas higit na maliwanagan sa mga bagay-bagay. Si Maria din ay nag-usisa kasi wala namang masama. Dahil sa kanyang pag-uusisa, mas naging maayos ang kanyang desisyon upang ito ay maging tunay na malaya. Kaya siya ngayon ay pinapagpala. Ang pag-uusisa ay isang katangiang Kristiyano na dapat nating ginagawa sa buhay upang tayo ay maging mas tama ang ginagawa. Huwag yung basta tanggap lang ng tanggap sa mga bagay-bagay. Ang pag-uusisa ay pagliliwanag din ng mas maraming bagay upang hindi mamali ang ating pasya, ang batayan, para mas higit nating makita kung ang ating ginagawa ay kalooban ng Diyos. Kaya huwag po tayong matakot mag-usisa kapag hindi malinaw sa atin ang ating ginagawa. Wala naman pong masama. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen, tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot mo sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulug namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal sa kanyang mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong banal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan, ang mahal na Birhen ngay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilberto na aming Obispo at Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapitin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Aming kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handa. Maria sa puso tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahi ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat,
kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, halin at makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na isang dinner buffet at full concert mula Kinamito Yunting and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bili na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikatlo, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available pong t-shirt, coffee mug at calendar sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikaapat, ngayon po ay maaari ng madaanan ang main arch entrance patungo dito sa ating simbahan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong naging pangunawa sa nakalipas na ilang linggong pagsasaayos ng ating nasirang tulay. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Rina ng langit at lupa, ipanalangin.
Isasagawa po natin ang pangumagang panalangin. Magsitayo po ang lahat. Ngayon po ay kasyam ng Disyembre, Lunes, ikadalawang linggo sa panahon ng Adbyento. Dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria sa sinapupunan ng kanyang ina, Immaculada Concepcion. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina, ipagdiwan natin ang kalinis-linisang paglilihinan sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. Halina, ipagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan, ating papurihan ang batong koblihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, ipagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala, nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat sa kanya maging ang mga mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, ipagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, ipagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako'y tinuksot doon sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila nang nakinabang. Halina, ipagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, ipagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. Papuri sama at sana kasi Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, ipagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Sambahin natin ang kanyang anak, si Kristong Panginoon. Tayo pong lahat sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, planyari na kami. Na araw talat buwan ay maliwanag na hatid. Akin din awitan ang kabutihan ng Diyos na lumikha sa lahat ng may pagkain kaloob. Kangahangahangang tunay ang iyong idinulod kahit saan lumingon matakoy na lulugod. Maging sa langanan dagan mo'y nakikita pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Hanggang saan ang hangganan ng aking paglalakbay upang makapasok sa piling ng Diyos? Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?
Araw-gabi tumataghoy, gabit-araw tumatangis. Ang nagiging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Ito ang kaaway ko na tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala. Ang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot na babahala ng mainam? Sa Diyos ako may tiwala, siya ang aking aasahan. Diyos sa tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Jordan, sa tapunan na sasadlak. Doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Mizar, di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na ang maalon na sa akin kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya naway, purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay natunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila ay nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya ang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapal nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Hanggang saan ang hangganan ng aking paglalakbay upang makapasok sa piling ng Diyos. Panginoon, sa aming ipakita ang sihinag ng iyong awa. Mahabag ka sa aking Panginoon, Diyos ng sanlibutan, lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang hindi kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Kinamit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo naman sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli sa mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Ipakita mo ang lakas ng iyong bisig. Tipunin mo ang lahat ng lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuring na bayan mo, ang Israel na inari mong tunay na anak. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ang inyong kaluwalhatian, ang iyong banal na tahanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon, sa aming ipakita ang sinag ng iyong awa. Ang kalangitan ay magpahayag ng iyong kadakilaan, O Panginoon. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang iyong gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Walang tinig o salitang ginagamit kong sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap iyong tinig. Ang balita'y umaabot sa duduhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng toldas sa kalangitan. Mula roon, kaumagay, lumalabas itong araw.
Katulad na naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang malalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init na iyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapayapaan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kalangitan ay magpahayag ng iyong kadakilaan, O Panginoon. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templong Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahan sa inyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamaras mo ang kanyang kalwalhatian suma sa iyo. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo na may gandang nagniningning ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng Panginoon Diyos sa Ahas, kayo ay babae, laging mag-aaway. Binhimot binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang duturog sa ulo mong iyan, Alleluia. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa ating na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal na matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, Anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daanan at ituro sa Kanyang bayan alandas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, kayo na babae, laging mag-aaway. Binhimot binhi niya'y laging maglalaban.
Ito ang dudurog sa ulo mong iyan. Alleluia. Inaakay tayo ni Kristong Panginoon na anak ng buhay na Diyos at liwanag buhat sa liwanag tungo sa kaliwanagan at ipinahayag ang kanyang kabanalan. Buong tiwala tayong manalangin. Halina, Panginoong Jesus. Liwanag na di naglalaho, hawiin ang hamog na nasa aming paligid. Gisingin sa pagkahimlay ang aming pananalig. Halina, Panginoong Jesus. Bantayan kami sa lahat na makapipinsala sa amin sa kasalukuyan. Kami naway mapuno ng galak na dulot ng iyong kaluwalhatian. Halina, Panginoong Jesus. Gawaran kami ng di matitinag na kaamuan sa lahat ng oras, sa lahat ng taong aming makakaharap. Halina, Panginoong Jesus. Halina't lumikha para sa amin na isang bagong sandaigdigan na kung saan mananahan ang katarungan at kapayapaan. Halina, Panginoong Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Halina, Panginoong Jesus. Atin pong dadasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Ama, inihanda mo ang Birheng Maria upang maging karapat-dapat na ina ng iyong anak. Ipinahintulot mong sa pasimula pa'y makibahagi na siya sa kaligtasang hatid ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pananatili siyang walang bahid ng sala mula sa sandali na paglilihi sa kanya. Tulungin kami ng kanyang mga panalangin upang mabuhay kaming walang sala sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa pangumagang panalangin. Ang misa po ay sa ganap na ikawalo ng umaga.